Hi everyone. So this is your guidelines for second quarter period performance task, which is memorized speech. So for those who did not attend the Google Meet, this is how you're going to do it, to do the project. And we are doing this because part of your second quarter lesson is about argumentation. We have to compose a good argumentation writing, argumentative writing rather, so we could create a good research paper at the end of the quarter. But right now, we are going to do speech so that you can enhance your speaking abilities as English students. All right, so what are we going to do? So we have to choose one topic from all the issues in the next slide. So we have a topic, four topics all in all, and then what you're going to do is that you're gonna memorize your speech and make sure to make it last for 2 to 3 minutes. So you will be graded using a rubric on the day of your memorized speech. So hindi po kasama yung intro at extra sa 2 to 3 minutes para sumakto. Kailangan minimum of 2 minutes excluding yung introduction. So, syempre, may ilalagay pa kayo project in English by ganito, pangalan, and section. You don't do that. Okay? You don't include that to the 2-minute video. Minimum of 2 minutes and maximum of 3 minutes. Alright. So, the first topic is about abortion. Let me read it. So, to uphold women's right to equality and eliminate discrimination, women must have access to safe and legal abortion. Philippine law must uphold secular standards, human rights, and public health. So, this is from Rappler.com. But passing this will create a lot of noise, knowing that Philippines is a religious country. So, hindi tanggap sa custom natin ang abortion dahil tayo ay relihiyosong bansa. Abortion is an inhumane activity. How about, so the problem is, how about those who are raped and those who do not have financial ability to sustain a child? So, sa topic na to, kung pipiliin ninyo, ito yung sasagutin ninyong tanong. Are you pro-abortion or anti-abortion? So you have to prove your answer in your speech. Second topic is divorce. So the Philippines is the only country in the world that has no bill on divorce. And the closest we get is annulment, a process like divorce, except both partners are no longer able to marry another person. Unlike divorce, which once they are separated, they can marry another. The church believes that marriage is a sacred and since the is sacred and since the Philippines is family oriented in terms of culture, a necessity for a growing family. Due to this, the Philippines developed a sour practice. So this was taken from Mehi Martz from Ateneo de Davao University and the website of Cora. So hindi daw, this is the only daw country, according to him, in the world that has no bill on divorce. Ang nakukuha lang daw ng mga naghihiwalay ay annulment. And annulment, pag nag-file ka nun, hindi ka na pwedeng mag-marry or ikasal sa another person. Pero pag divorce, pwede kang magpakasal ulit. So, ang tanong dito, are you pro-divorce na i-develop sa ating bansa at gawing batas or hindi ka pumapayag dito or anti-divorce ka? So you have to defend your answer. All right, for extrajudicial killings. So the war on drugs has taken effect. 672K drug users have surrendered, most drug traffickers are killed, some due to hitmen hired by the drug lords to prevent information leakage. The police who shot them as they resisted arrest and vigilance who took justice on their own hand. To most Filipinos, this is a necessary evil, of course. Human rights activists, the church, and the UN oppose such brutish tactics, but it did indeed work. The streets of the Philippines has never been this safe. So, from the same person, from Mehi Martz, from Ateneo de Davao University, in the website of Cora. So, dito naman,
ang EJK daw ay inhumane, hindi siya makatao, at ino-oppose ng mga human rights na aktivista. Pero, naging effective daw, according to this person. Kung tatanungin ka, pro-EJK ka ba or anti-EJK? So, prove your answer if this will be the chosen topic. So, the last topic will be healthcare or economics. So, healthcare workers argue that as the count of positive cases continues to increase, so does the need to enforce a stricter community quarantine. Pero, sabi naman ng mga economists, mga ekonomista, a stricter community quarantine will not do favors for businesses and workers, given that Philippines has hit a recession last August 2020 by Ryan Coe. So, pinaglalaban ng mga healthcare workers like doctors, nurses, at saka yung mga nasa medicine, line ng medicine, na huwag daw tayong lumabas, lalo na meron tayong Omicron virus na kumakalat, para mas maging safe lahat. Pero sabi ng mga ekonomista, kapag daw lalo tayong, kapag lalong nagkaroon ng community quarantine, walang mangyayari sa business at sa mga manggagawa, maraming mawawala ng trabaho. So, the question is, saan ba dapat makinig sa mga healthcare workers para matulungan natin na ang bansa natin na papadali ang pag-solve ng COVID cases, or makinig tayo sa mga ekonomista kasi maraming nawawala ng trabaho. Naging stagnant na economic growth. Nag-deflate pa nga yung economic growth natin. So, kayo tayo makikinig, healthcare workers or economists. So, mayroon tayong mga criteria kung paano kayo gagrade dyan. So, the first one is topic. So, to get 4 points, dapat challenging yun for your age and skill level. Next ay subject knowledge and coverage. Dapat alam na alam. To get 4 points, dapat full subject knowledge ang kailangan. Talagang nag-research kayo sa topic ninyo. Bakit kayo naging pro or bakit kayo naging hindi pro? Next is organization. To get 4 points, dapat may strong structure, and structure enhances effect of speech. So, saan ba tayo kukuha ng structure para maging organized yung speech natin? Balik kayo dun sa lesson 2 argumentation this quarter. Panoorin nyo ulit yung video sa YouTube para malaman ninyo nandun yung mga patterns sa argumentation. Pili kayo ng isa. Madali lang yun. So, next is voice. Dapat daw volume, timing, tone, reflection, and language. Kailangan maganda daw ang pagkakagamit. Manner and appreciation. So, it says here that mannerisms are presented. Yung halimbawa, gumagamit tayo ng kamay sa pagsasalita para i-present yung point natin. And kung paano natin i-deliver, dapat confident. Hindi yung parang nagda-doubt ka sa stand mo. Dapat magpumili ka kung pro ka, pro ka. Kung hindi ka pro, hindi ka pro. So that may paninindigan and confidence while delivering the speech. Next is closing. Bigla bang natapos na lang, naputol na lang yung video, dapat ay maganda yung pagkakasummarize ng huling part, yung sa conclusion. Next, effectiveness. Ako ba bilang audience ng video ay mahihikayat sa point mo? So, paano ba natin ito gagawin? So, the first thing that you have to do is to prepare your speech. So, mamimili muna kayo ng isang topic. Sa halimbawa, namili kayo ng abortion. So, pagkapili ninyo ng topic, mamimili kayo kung kayo ay pro-abortion or anti-abortion. Pag nakapili na kayo, halimbawa, pro-abortion ka, then that's the time that you will prepare a speech. Bakit nga ba pro-abortion ka? Ano bang mga topics or ano bang mga masasabi mo kung bakit ka pro-abortion? Dapat halimbawa, according to blah blah blah, yon. Dapat may mga ganun. Dapat may mga speeches. Dapat may mga researches na solid na pinagkunan mo nung
fact na yon. At dapat siya ay fact, hindi dapat siya sabi-sabi lang. So, kailangan ka mag-research to create your speech. So, ang gagawin dito ay i-re-read nyo muna yung lesson doon sa argumentation. Kagaya ng sinabi ko kanina, pamili kayo ng isang pattern doon. Pattern A, B, and C. So, next is to memorize your speech. So, make sure that it will last for 2 to 3 minutes. So, gawa ka na ng speech, naisulat mo na, next step ay i-memorize mo na. And then next, i-record mo na yung sarili mo gamit ang cellphone, tablet, or any gadgets. Number 4, ay isend nyo yung speech dun sa new messenger account ko, dun sa root ng panel. And then, wait for my response. So, kailangan magre-reply muna ako na na-accept ko na yon. So, kapag na-accept ko na yon, ibig sabihin nun, recorded na yung inyong video. So, tandaan, ito ay 60% ng inyong grade. Napakataas nito. Kaya kailangan ninyong husayan, lalo na yung may mga awards. So, kung gusto natin masustain, kailangan natin to gawin. And then number 6, notify your class representative if you have received my confirmation. So, sino-sino ba ang class representative natin kada section? So, for brilliance, kay Janelle, sa intelligence, kay Chloe, sa prudence, kay Serge, at sa wisdom, ay kay Clyde. So, ipakita natin na deserving tayo sa award na nakuha natin by performing excellent performance tasks. Okay? So, kailan nga ba ang pasahan nito? This will be on January 14 pa, 2021, and no extensions. So, hindi na pwedeng extend. Ito na lang yung huling time ng pwedeng pagpapasa nito. So, pagkapasa niyo po sa akin ng video, ina-notify niyo yung class representative niyo na naipasa niyo na. Tapos, yung class representative niyo, iipunin nila yon. Tapos, titingnan ko kung match yung record ko sa record nila. Okay? So, good luck on doing that and I hope you get high grades, all right, in doing that. So, thank you.